What's up mga kasulawista? So good afternoon. Time check 12:46 PM. This is the third video of our two-day moto adventure in Nueva Ecija and Aurora, particularly in Baler. So kakagaling lang natin ng Balete 3, yung Millennial 3. So doon nag-end yung second video natin. So right now, ang biyahe naman natin is from Baler to Manila. Pero ang daan natin is yung Nueva Ecija Aurora Road. Kasi yung papunta tayo, ang daan natin noon is Pantabangan Baler Road. Pantabangan Aurora something. Pantabangan Baler Road yung dinaanan natin noong una. So yung papunta tayo, itong pawe, ibang daan naman ito. I think based sa nakikita ko sa mapa, mas maraming twists ito, maraming mga zigzag road compare dun sa nadaanan natin sa may Pantabangan. So hopefully okay at tuloy-tuloy itong magandang panahon, mainit dito. So yun. So if bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to like and subscribe para updated kayo sa ating mga solo moto adventure. So this is Ron of Solo Moto Vlog PH. So in around 800 meters meron na tayong rough road. But rough road to, dito tayo pinadaan. Anyway, papasok naman tayo ng highway sa may Nueva Ecija Aurora Road. So yun yung main road na dadaanan natin. Oops, rough road dito. So again, no, asa na ba ako? Sa intro ko? Nawala ako sa intro ko dahil biglang pumasok itong rough road. Bullshit. Anyway, 200 meters, papasok na tayo sa Aurora, Nueva Ecija Aurora Road. So yun, tuloy-tuloy na tayo, no. Ang ginawa ko pala sa map natin, nag-pin location ako ng Camparaiso dito para ito yung idaan ni Maps. Kasi pag i-google map mo lang is kung saan yung location mo sa Baler going to Manila, ipapadaan ka niya dun sa Pantabangan Baler Road, which is yun yung lagi niyang tinuturo. So ang ginawa ko na lang, nag-pin ako ng Camparaiso Hotel and Resort dito yan sa may along Nueva Ecija Aurora Road, kaya para dito tayo idaan. And din ang lusot natin dito, once makarating na tayo ng Nueva Ecija, doon na sa may Bungabon. So yun. And then makwento ko lang, hindi ko nga na video dun sa ang tawag nito, dun sa Balete 3 kanina, dami mga estudyante, mga bata nangihingi ng stickers. So yun, binigyan naman natin, gustong bumomba nitong ating motor, kaso sabi ko wala pa, di pa nakabukas eh. Nagpe-prepare pa kasi ako that time. Nag-ayos pa ako ng helmet, ng gloves and all. So wala, hindi sila nakabomba. Next time mga bagets. Kung kayo man yun, hi sa inyo kung mapanood nyo itong video na to, kasi feeling ko mag-YouTube kayo, hahanapin nyo yung channel natin. So yep, that's all. Update ko kayo maya. May twisties na agad. Grabe. Ganda ng daan. May twisties na agad dito. Uy.
ko eh. Bumagal. Ang ganda ng daan, di ko ma-off yung video. Wow! That's amazing! Ang ganda oh! Oh, may grotto dito. Wow! This is nice. Hindi talaga siya dinadaanan ng mga ano, siguro yung mga commercial buses. Daan to. Naku, ang ganda. Ang astig ng daan. Uy. Oh. Ano, sumasayaw ka dito eh. Sumasayaw yung motor mo dito oh. Grabe yung twisties niya. The best. Pero wala masyadong dumadaan dito. Ang madalas dinadaanan yung ano, Pantabangan. Ooh, amazing. Ang ganda ng daan dito. Ooh. Itong daan na to, ay no. Wala ka pang kasabay. Ingat lang talaga kayo dito, guys. Nakalimutan ko nga mag full tank. Kaso marami pa naman yung gas natin, naabot ata to hanggang Bungabon. Yeah, ang ganda. Oh my goodness. Wow, amazing. This is really amazing. Tama, ganda. Saan ka dyan? Ano pang hinahanap mong twisties? Ito na yun. Wala ka na ibang hahanapin. Tsaka walang signal dito, uy. Hindi ka rin naman maligaw dito. Isa lang naman yung daan. Ngayon nga lang. Huwag kayo naman dito paggabi, no? Kasi wala mga road signs. Unlike dun sa Pantabangan o Baler Road, may mga road signs na reflective. Okay, nakikita mo yung daan. Kasi nagre-reflect yung mga arrows. So, alam mo yung dinadaanan mo. Ito kasi wala. May mga markings sa daan. Pero burado na rin yung iba eh. Uy. Grabe. Ang ganda. Wow. Wala ka na ibang masabi. Wow na lang talaga. 'Di ba? Oh. Ganda ng daan.
nakita tayong mga ano, nagmamotor din eh, pahinga lang. This is paradise. Paradise ito, tingnan mo, ang ganda oh. Oh, ang bangin na niyan eh. Grabe. This is the most wonderful time of the year. Papakanta ka na lang eh. Dangerously in love with you. Ganon. Paano nga yun? Yung dangerously in love with you, BNC yun, diba? Dangerously in love with you, dangerously beautiful road of Nueva Ecija Aurora Road. Ito ngayon. Ganda ng daan. Malamig. Tahimik na ako eh, natatameme na lang ako sa ganda. The best. Oh, may view deck. Ay, tingnan natin yung view deck. May view deck. So yun, may view deck dito. Aurora, ano yan? Aurora National Park. Tingnan natin. Ooh. Yan, yun lang yung makikita nyo. That's the view deck here. Ganda. Ganda. Parang yun, dadaanan natin yun dun, oh. See? Diretso na tayo. At baka dun pa. Pareho lang to eh. Ay, grotto dun. Ay, grotto ba yun? Aurora Memorial National Park. Oh, may ano din. This view deck overlooks just a fraction of the 6,516 hectares of protected rainforest within Aurora Memorial National Park. This is the critical habitat for the threatened and rare species such as the Philippine eagle. Ah, may Philippine eagle dito.
Philippine Eagle, Philippine Deer, Raffle Sea. Oh, yung ano, Raffle Sea, yeah. While traveling through the national park, those choose to become the conservation champion, respect and protect wildlife by leaving them in their natural habitat. If you see activities that hurt wildlife and destroy the forest, report it to provincial environment and natural resources office of Aurora. Ayun. Let's go. Pakpakan ulit, tingnan mo yung mapa. Prepare to stop. Bakit? Uy, gulot ako dun. Parang ano eh, tingnan mo, parang alon or something na babagsak sa iyo. Ano ba yun, biglang nang gulat sa atin eh, no? Oh, may landslide nga. Oh my goodness. Ayos. Ay, inilinis nila para baka siguro lagyan ng ano, lagyan ng mga net. Oh, ganda, ganda, ganda! Hi! Oh, may mga bundok na, ang taas na yun, oh. Anong bundok na kaya yan dyan? Oh, grabe yung mga bundok dito, ang tataas. Ang bundok kaya yan? May daan kaya dyan? Punta, pwede magpunta dyan? Grabe, no? Ikaw na lang susuko sa mga pa-zigzag eh. Kung kayo nasa ano, taga ano, ang tawag natin yung mga nagpupunta ng Marilake, daanan nyo to guys. Yung mga mahilig magpunta ng Marilake, na mahilig sa mga twisties, dito magsawa kayo sa twisties dito. Nueva Ecija Aurora Road. Pagsawaan nyo to, promise. Walang harong ano, biro. The best of the best. O may mga kabahayan na, buti naman. Parang daanan natin yan ah. Yun nga, dadaanan nga natin yung dito sa kabilang bundok. Ayan oh. Wow! May dadaanan tayo maganda. Mas maganda pa. Lilipat tayo ng bundok. Ito na, may tulay na eh. Oh. Wow! Oh, ganda. Konti lang yung tubig. Wow! Oh. Oh. Amazing. Kudos sa mga engineer na gumawa nito, no? The best kayo, the best. Doon tayo, oh. Doon, tapos biglang umikot dito. Yung katabing bundok naman yung tatahakin natin. Galing, galing, galing.
Siguro mas delikado tong lugar na to kung tag-ulan, no? Kung umuulan. Kaya kung dadaan kayo dito, guys, please dobleng ingat. Ayun, dadaan din natin din yun. Echo in the distance. Lawak to. Oh, daming nalalaglag na ba to? Tsaka sira yung daan. So yun, ingat mga kasulawista, mga motor riders. Ayan, no? Oh, naglandslide na yun, hindi lang yung laglag eh. Tugkalat na yung mga bato. Laki ng bato na yun. Pupulutin ko sana eh. Kaso konektado tayo sa cellphone, wag na lang. Oh, ang daming bato. Ano natin, para in case man protected pa rin tayo. Ay, shoot, ito oh. Nag landslide na talaga to oh. Oh, may ano oh. Cell site pala, di satellite. Yan. Oh, may mga ano, may mga cottages. Oh, really amazing. Uy, bungabon. Ito na, I love bungabon. Oh, dito muna tayo. Pa-picture muna tayo. So we're done with the mandatory picture dito sa I love bungabon signage. Diretso na tayo. Para siyang ano eh, para siyang expressway. So ang buong napakahabang ano, straight na daan. Okay, so nandito na tayo sa town proper ng Gabaldon. Lavender ba yun? Bypass ng Kalayan. Haha, gabi na. Gagabi na naman tayo. 3 hours pa. Na mga 9 PM daw tayo makakarating. Christmas street light. Wala pa pala. Palabas na tayo ng San Miguel. Okay. So palabas na pala yun ng San Miguel. Grabe dito. Uy! Mula doon sa ano, di tayo pinalagpas sa mga naglalakihang truck. Well said. Okay, so what's up again mga kasulawista, no? Inabot na talaga yun tayo ng gabi eh. And then andito pa rin tayo sa Claridel Bypass Road. Sobrang traffic talaga eh. Tayo makikitang view, gabi na. So again, thank you sa panonood until hanggang dito sa dulo ng video na to. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe and like this video para updated ka sa ating mga susunod pang mga solo adventure. Medyo yung mga next na solo adventure natin after this malalayo na, no? Kasi
malalayo na yung mga moto adventure natin kasi yung mga malalapit na yung mga kalapit probinsya ng Manila ay napuntahan naman na natin. So I think Pampanga hindi pa natin naiikot. Next to Pampanga, ano ba? Ba't namamatayan ako lagi? Nueva Vizcaya, I think mayroon, diba? Ano pa ba? Ano pa ba mga next natin? Cordilleras na tayo. Oh my god, palayo na palayo tayo. Ilocos Norte, Ilocos Sur. Yun yung mga susunod natin. So watch out for that, mga pasaluwista. So for now, magpapaalam na po tayo. This has been your Solo Moto Vlogger. This is Ron of Solo Moto Vlog PH. Thank you and see you on our next moto adventure. Bye!